Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible Program. Hatid po sa inyo ng World Radio International Truites, Spero Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Of course, ang ating pong radio broadcast ay nasa YouTube channel din. So we'd like to ask you if you are viewing your YouTube, mag-subscribe po kayo so that you'll be notified when there are new videos. We'd like to greet our brothers and sisters dito po sa Baguio City, which is the place where I broadcast this, dito po sa GMA Radio, DWRA Barangay 92.7 FM, and every Sunday between 5 to 6 in the morning. So, yan pang ating schedule. If you would like to ask me some questions, meron po akong mobile numbers. You could text me or call me 059-493-2900 and 0917-700-3134. And of course, sa ating pong radio program and YouTube channel, mayroon po tayong pinamibigay ng mga religious literature. And of course, pati books, may available po na commentaries on the life of Christ, 2 volumes. Those who would like to get copies, please make a request. At yun po ay libre. Pinamibigay lang po ng ating mga sponsors sa abroad. And this morning, we would like to say our greetings to brothers and sisters in the whole Philippines, especially po dyan sa Metro Manila, kapatid na June Narciso and Sister Dina Vita Kaugiran of Metro Manila Congregation. We'd like to greet Sister Rose Ontalasco and Brother June dyan po sa Canada. We'd like also to greet Brother Rico J. Canlas and Sister Sally Canlas of San Fernando City and Pampanga. At Brother Rico po ay nasa on board po siya, traveling all over the world. Nasa barko po siya. But he is a supporter and partner po natin sa ating radio broadcast and at the same time sa ating YouTube channel. Would like also to greet our brothers and sisters sa Golden Gate, California. Brother Golden Gate Congregation in California, Brother Art Madlaing, and of course Terry Dennis, nandito na po sa Pilipinas, John Jeffrey, James Quitoriano, and Deborah Quiñones Marcos, ang mga ating partners sa Christian World Ministry Online Magazine. And of course, all Philippines, especially John sa Mindanao, would like to greet Brother Primo Rivera, our avid supporter and YouTuber, watcher, and preacher na rin sa buong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. At nawa ang Panginoon ay kasama natin sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon mismo na mababasa natin sa Biblia. Ang ating pagbaksa na pag-uusapan, ito po ay schedule on October 8. Every Sunday po sa broadcast and of course sa YouTube, na una po yung ating YouTube broadcast or channel. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Book of Acts chapter 17 verse 16 to 34. Medyo mahaba po yan, pero i-discuss pa rin natin yan verse by verse sa ating pag-aaral. And I entitled this Paul Confronts Idolatry in Athens. Ano po ang mensahe ni Apostol Pablo sa mga taga Athenas na sila po ay mahilig sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Narito na po ang ating pagbabasa sa Book of Acts chapter 17 verse 22 to 23 using po the New King James Version. Ito po yung portion ng kanyang speech doon sa Areopagus. Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious. For as I was passing through and considering the objects of your worship, I have been found an altar with this inscription to the unknown God. Therefore, the one whom you worship without knowing him, I proclaim to you. Acts 17,
verse 22 and 23. Yan po yung ating pinaka-teksto. At sa wikang Pilipino po ay babasahin natin sa Gawa Kapitulo 17, talatang 22 at 23 lang po ang ating babasahin, mga kapatid. Okay, ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napaka-relyuso sa maraming bagay, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana o altar na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi inyo nakikilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo ngayon." Yun po yung ating teksto. Binasa natin sa wikang English at sa wikang Pilipino, of course. As our discussion, brothers and sisters, this will be about combination of English and Filipino, because our audience are a mixed audience, and if I will speak in other dialects and they all Philippines, baka ilan lang po makaintindi ng Ilocano, at pag gumamit din po tayo ng Cebuano o Ilonggo, ay ilan lang po ang makakainawa. Kaya pinili po natin ang salitang English at Pilipino para sa pangunawa ng karamihan sa buong Pilipinas at pati na rin sa buong mundo. Now, let's go to our introduction. If you would be in a famous city full of idols, what would be your reaction as a Christian? Kung ikaw po ay nasa isang syudad na katulad ng Atenas, na punong-puno po ng mga Diyos-Diyosan, ano kayo po ang inyong magiging reaction kung kayo ay isang Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? So makikita po natin ang reaksyon ni Apostol Pablo doon sa Atenas, at ito po ay masasabi nating napakagandang leksyon para sa atin at para sa lahat na mahilig magbasa ng salita ng Diyos. So let us see how Paul dealt with the idol worshippers and the philosophers of Athens. Sabi ng Panginoong Jesucristo, "Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo." 1:8-32. So tignan po natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang reaksyon kung paano kinumprunta ni Apostol Pablo ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pati na rin ang mga tinatawag nilang philosophers, mga pilosopo doon sa Atenas, isa pong syudad ng Grisya ng kapanahon ng iyon. Sa ating leksyon sa umagang ito, ay pag-aaralan po natin yung limang parte ng ating pinag-aaralan ng teksto sa Acts chapter 17, verses 16 to 24. Number one, what was Paul's spirit when he was provoked at the city given over to idols? Verse 16. So ano pong naging reaksyon ni Apostol Pablo nang makita niya ang isang syudad na punong-puno ng mga idolo, punong-puno ng mga Diyos-Diyosan? Talatang 16 po yan. Number two, he preached about Jesus and the resurrection. So anong pinangaral ni Apostol Pablo? Pinaka main topic po niya ay si Jesus at ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Talatang 18. Pangatlo, he introduced to them the real God. Pinakilala niya rin ang tunay na Diyos. Yan po ay makikita natin doon sa verse 23. Pangapat, God commands all men to repent. So ano ang kagustuhan ng Panginoon Diyos sa ngayong kapanahonan? Sabi ng Panginoon doon sa verse 30 and 31, "Magsisi kayo at kilalanin niyo ang Panginoong Jesucristo na siya ang inyong tagapagligtas at siya rin ang maging hukom sa darating na araw." At panglima na parte ng ating leksyon, ano po ang naging resulta ng pangangaral ni Apostol Pablo doon sa siyudad ng Atenas? Yan po yung mababasa natin sa talatang 32 hanggang 34. Now, dumako na po tayo sa ating discussion, mga kaibigan at mga kapatid. Letter A, Paul's spirit was provoked at the city given over to idols. Doon po sa talatang 16, sinasabi doon na naantig ang damdamin ni Apostol Pablo nang makita niya ang siyudad ng Atenas
na punong-puno ng idolo, punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Marahil, marami po kayo alam na syudad sa buong Pilipinas at sa mga lugar na napunta ninyong kayong mga nasa ibang bansa, na isang syudad na punong-puno ng mga idols, punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. At ito po ang ating pinag-aaralan ngayon tungkol sa syudad ng Atenas na punong-puno ng mga Diyos-Diyosan, mga idolo, mga imahin na sinasamba ng mga Griego, ng mga taong taga-Atenas. Of course, bilang Hudyo, membro ng bansang Israel, mababasa natin sa Exodus chapter 20 verse 1 ang first commandment na sinulat ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses at tinatawag natin itong 10 commandments. We sometimes call them the Decalogue. Apat o sampung kautusan. Ang una pong verse doon sa Exodus chapter 20 verse 1 says, "You shall have no other gods before me." Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko, sabi ng Panginoong Diyos sa mga Israelitas. At ito ay alam ni Apostol Pablo. So, bilang isang Hudyo, bisang membro ng tinatawag nating Israelite nation, Paul was moved in his spirit na antig ang kanyang damdamin nang makita niya ang buong Atenas na punong-puno ng mga imahin, punong-puno ng mga idolo, punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Of course, sa second commandment doon sa Exodus chapter 20 verse 2, sabi pa rin doon, "You shall not make for yourself a graven image. You shall not bow down to them nor serve them." Huwag kayong gumawa o maglilok ng mga bagay at iyo'y inyong sasambahin, inyong jujusin at paglilingkuran. Yun po yung Exodus chapter 20 verse 2. So alam ni Apostol Pablo yan. Kaya nung nakita niya yung mga idolo, mga santo, tarabag niyong santo, mga Diyos-Diyosan, mga imahin doon sa Atenas, na antig po ang kanyang damdamin at sabi niya, "I have to do something about this." So being a devout Jew, isa pong debutado na Hudyo, therefore Paul had to speak against the worship of idols in Athens. At yan pong ating mababasa dito sa Acts chapter 17. One of the ancient writers during that time and even probably during this time, sabi nila, nung kapanahon na ni Apostol Pablo, not only in Athens in Greece, there were more than 30,000 gods. Gods yung mga Diyos-Diyosan. Eh, sa ibang bansa pa, marami, bawat lugar, mayroon silang dino-Diyos. Ang Egypto, ang India, mga ganun din po sila. So, nung panahon na ito, during the time of Paul, people were estimating that there were more than 30,000 gods, mga idolo, mga imahin, mga sinasanto nila. So, marami po. At iba ibang pangalan. Of course, the Greek gods and the Roman gods, meron silang mga famous gods. Now, let's go to the next part of our lesson. What did Paul preach? Anong ipinangaral ni Apostol Pablo doon sa Atenas nang siya ay naantig ang kanyang damdamin sa napakaraming mga idolo, napakaraming imahin, napakaraming Diyos-Diyosan? Well, he preached about Jesus and then the resurrection. Mayroon siyang na-encounter na dalawang uri ng mga philosophers. Yung mga Epicureans at saka mga Stoic philosophers. Ang tawag kay Apostol Pablo sa English, babbler, yung masyadong maraming salita. And they heard him advocating foreign gods. Foreign gods kasi hindi nila kilala si Jesus. Hindi nila kilala ang Diyos sa kalangitan. Iba yung mga dino-Diyos ng mga Griego at ng mga Romano. So they thought that Paul was preaching a foreign god. And of course, Paul was preaching Jesus Christ and the resurrection. Well, yung mga Epicureans, ang kanilang reaction po, they did not believe Paul. Bakit? Ano po yung mga paniniwalan mga Epicureans? Well, the Epicureans denied the immortality of the soul and the eternal life. So, hindi po sila naniniwala na ang tao ay immortal. Ang ibig sabihin, kahit mamatay yung physical na katawan, mabubuhay pa yung kaluluwa ng tao. Buhay pa po yan, hindi namamatay. And of course, the so-called afterlife, ito po yung heaven and hell. Hindi po sila naniniwala doon, yung mga Epicureans. In fact, yung favorite expression nila, sabi nila,
live, drink, and be merry, for tomorrow we die. Mabuhay tayo, magpakasaya, uminom, sapagkat bukas, patay na tayo. In other words, they do not believe in the afterlife. They don't believe in heaven or hell. Mga Stoics naman, they also believe in the present moment only as to judgment, action for the common good, and gratitude for anything that comes their way. So, yan po yung paniniwala ng mga Stoics. Stoics po, ang importante sa kanila yung kasalukuyan. They don't think about the future. Kung ano ang pangyayari sa kinabukasan, hindi iniisip po ng mga Stoic na philosophers yan. So, sa kanila, ang importante yung kasalukuyan, the present situation. So, yun po yung nakaharap ni Apostle Pablo ng mga philosophers doon sa Athens. And so, because Paul had so many things to say, they brought Paul to Areopagus. Areopagus. Ano po ibig sabihin ng Areopagus? Well, it's a Greek word, means a rocky hill, and called Mars Hill because in dedication to the Greek god Mars, and sometimes they call it also the Hill of Ares. So, si Mars Hill, the Greek, the Roman god of war, sa mga Romano, they call him Mars, pero naman sa mga Griego, ang tawag nila sa god of war ay si Ares. So, but pero ang tawag nila sa salitang Griego ng lugar nito, which is actually a rocky hill, isang bundok na bato, they call it Areopagus. So, doon nila dinala si Apostle Pablo, sapagkat ito po yung tinatawag nilang parang meeting place kung saan nagagather yung mga tao nakikinig kung sino man ang magaling magsalita at may mga bagong mensahe. So, Areopagus, therefore, brothers and sisters, was the meeting place of the Athenians and foreigners who loved talking about and listening to the latest ideas. So, doon nila dinala si Apostle Pablo para mapakinggan nila kung anong mga pinagsasabi ni Apostle Pablo about Jesus Christ and, of course, the resurrection. So, the Apostle Paul, so, sabi ng mga Athenians, you explain your new teaching, your strange ideas, mga bago mong pagtuturo at mga makakatuwa mong mga ideas, sabi ng mga taga-Athenas. And, of course, to the Athenians, to the Greeks and others, the death of Jesus and His resurrection from the dead were new and strange to the Epicureans, the Stoics of others. So, yung pagkamatay ni Kristo, pagkabuhay, ay medyo hindi po pamilyar sa kanila. So, gusto pa nilang marinig si Apostle Pablo. Meron ba namang tao na dinudyos, subalit namatay, at nabuhay na muli? So, karamihan sa mga Greek gods, namamatay po at hindi na nabubuhay. Kasi parang tao rin ang tingin nila sa mga Greek gods. Okay, ito po yung parang imahe, makikita nyo sa ating YouTube. Ito po yung image doon sa Athens ng the unknown God. Tuloy po natin sa ating pag-aaral. Nasa pangatlong parte na po ng ating leksyon. The Apostle Paul introduced to them the real God. So dahil nakita niya yung mga taga-Athenas, mga Griego, mga Stoics and Epicureans, the Apostle Paul started introducing the real God. So nasa talatang 23 po. Verse 23, sabi niya rito, Paul praised the Athenians that they were very religious in that they worship an unknown God ignorantly. So sabi ni Apostle Pablo, pinuri niya naman yung mga taga-Athenas. You are very religious, sabi niya ganoon. Nakita ko sa inyong kapaligiran, marami kayong mga iniidolo at may nakita nga akong isang altar o dambana na may nakalagay to the unknown God sa Diyos na hindi kilala. So sabi ni Apostle Pablo, narito ako para ipakilala sa iyo ang Diyos na yan. God who made the world is the Lord of heaven and earth and does not dwell in man-made temples. Verse 24. So sabi ni Apostle Pablo, itong Diyos na ito ng buong sanglibutan ay Diyos ng kalangitan at Diyos ng lupa ay hindi po nakatira sa mga templo na gawa ng tao. So yan po yung sabi ni Apostle Pablo. Totoo naman. The true God does not need anything, for He gives life, breath, and all things to all men. Verse 25. So sabi ni Apostle Pablo, sabi niya dito sa verse 25, ang totoong Diyos ay hindi kailangan ang anumang bagay sapagkat siya pa ang nagbibigay ng buhay
Siya nagbibigay ng ating hininga at lahat ng kailangan ng tao ay ibinibigay ng Diyos na ito. And then, he quoted a passage from one of the verses or rather poems of the Greek poets. So, sabi ni Apostle Pablo dito sa verse 26, "From one blood he made all nations to dwell everywhere, pre-appointed their times and the boundaries of their dwellings." Verse 26. So, sabi niya, mula sa isang tao, isang dugo, pare-pareho naman ang dugo ng tao, para mga kapatid. Ito po ay tungkol kay Adan. Nang galing lahat kay Adan ang buong sangkatauhan. At ginawa ng Diyos ang iba't ibang bansa para sila ay tumira sa iba't ibang lugar, pati na rin yung kanilang kapanahunan, pati na rin ang boundaries ng kanilang mga tinitira ng mga lugar. So yun sabi na ni Apostle Pablo dito sa verse 26. From one blood, he made all nations to dwell everywhere. He pre-appointed their times and the boundaries of their dwellings. Verse 26. Ano pong purpose kung bakit ginawa ng Diyos yan? Sabi ni Paul in verse 27, "So that men will seek and find God, as He is not far from each one of us." So sabi ni Apostle Pablo, bakit ginawa ng Panginoon Diyos yun? Para ang tao ay hanapin nila ang Diyos at masusumpungan, makikita nila ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi po malayo sa atin. Verse 27, meron pong awitin na kanta, sabi nila, "God is so far away." Hindi po totoo yan. God is near us. Hindi po from a distance, kundi malapit sa atin, sabi ni Apostle Pablo. Bakit niya sinabi yun? Verse 28, sabi niya, "For in Him we live, we move, and have our being, for we are God's children, as even some of your poets had written." Verse 28. So sabi ni Apostle Pablo, sa Diyos, tayo ay nabubuhay, tayo ay gumagalaw, tayo ay nabubuhay sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. At yan ay pinapatunayan ng inyong mga manunulat, sabi ni Apostle Pablo sa verse 28. And so, conclusion niya sa kanyang message, "Thus we ought not to think that God is like gold or silver or stone shaped by men's hands." Verse 29. So sa conclusion po ng kanyang leksyon dito sa Acts chapter 17, sabi ni Apostle Pablo, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad sa isang ginto, sa isang pilak, o isang bato na nililok ng mga tao at ito'y kanilang sinasamba. Napaka-tindi ng sermon ni Apostol Pablo. Po, yun po ang mensahe niya sa mga tao doon sa Atenas, sa mga foreigners, sa mga philosophers na tinatawag nilang Stoics and Epicureans. So, ano pong mensahe ni Apostol Pablo? Tuloy po yung ating leksyon. Verse 30 and 31. So, sabi ni Apostol Pablo, "Therefore, God commands all men to repent." Inuutos ng Diyos sa ngayong kapanahunan, panahon niya noon, pati na rin sa ating kapanahunan, inuutos ng Panginoon Diyos na ang tao ay magsisi. Bakit magsisi? Pagsisihan nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga nililok na mga bagay. In other words, false gods and human gods. Kundi, sambahin ang Diyos sa kalangitan. Bagkat ang Diyos, doon sa John chapter 4, verse 24 and 23, sabi ng Panginoong Jesucristo, "God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth." Ang Panginoong Diyos ay espiritu, at dapat ang sumamba sa Kanya ay sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Yun pong sabi ni Apostle Pablo. So, verse 30, sabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Athenians, "The times of ignorance God has overlooked, but now commands all men everywhere to repent." Hindi na tinitingnan ng Diyos ang wala niyong kaalaman. Ignorante kayo. Bakit hindi niyo kilala ang tunay na Diyos? So balik ngayon, sabi niya, pagsisihan ninyo at kilalanin ninyo ang tunay na Diyos. Bakit kinakailangan na magsisi sila? Sapagkat sila ay sumamba sa isang Diyos na hindi nila kilala. This is reference of course to the unknown God that they were worshiping. So sabi naman ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro 3:9, 2 Peter 3:9, Peter said, "God is patient,
not wishing for anyone to perish, but that all should come to repentance. 2 Peter 3:9. So sabi ni Pedro, Apostle Pedro, ang Diyos daw ay mapagpasensya. Ayaw niyang mawala ang sinumang tao, at kung mari, lahat ay magsisi at lumapit sa Kanya. Yun ang gusto ng Panginoong Diyos. And of course, ano pa, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang message. Verse 31 na tayo. God has appointed a day to judge the world in righteousness by the man He has ordained. So hindi lang gusto ng Diyos magsisi ang tao, pero nagbigay siya ng isang araw na huhukman niya, hahatulan niya ang buong sanglibutan, at ang gagamitan niyong tagahatol na yon ay isang tao na kanyang itinalaga, at ang tao na yon ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, siya ay ating tagapagligtas. Pero sa darating na araw ng paghuhukom at paghatol, Kristo po ang siyang hahatol sa atin. Ano sabi ni Apostol Pablo? 2 Timoteo chapter 4 verse 1, Jesus shall judge the world. He will judge the living and the dead. Bakit living and the dead? Eh yung buhay, na darating si Kristo, buhay pa sila. Yung mga namatay na, of course, nandun na yun sa ibang nasa paradise or nasa tinatawag nating Tartarus. But He will judge the living, yung buhay pa ngayon, at pati yung mga namatay, sapagkat sila ay mabubuhay na muli. Ano yung pangibig sabihin ng Jesus Christ will judge the living and the dead? And it will be a righteous judgment. Bakit righteous? Ayon sa katarungan, sapagkat titingnan ng Diyos ang lahat ng ginawa ng tao, mga sinabi niya, pati mga pag-iisip. Because God will judge our thoughts, our words, and our actions on the last day of judgment. At yan po ay nakarecord lahat. Mayroon tinatawag na Book of Life. Yung listahan ng mga taong maliligtas nandun po sa Book of Life. So has given us an assurance to this all men by raising Him from the dead. So ano po ang garantiya ng Diyos na tayo ay maliligtas kung tayo maniniwala sa Kanya? At anong garantiya na ang sino mang sumampalataya at magsisi ay Kanyang ililigtas? Ano yung assurance ng Panginoon? Si Kristo, si Jesus, na ipinako sa krus, ay nabuhay na muli. Patunay na siya ay may kapangyarihan na katulad ng ating Panginoon, at may kapangyarihan din na siya ay maghukom. Therefore, there is an assurance that judgment will be done justly. Dito po sa mundo, walang kumisan katarungan sa paghukom, sapagkat may mga involved na tinatawag nating bribery o mga suhol dito, suhol doon, para ang huwes ay pumabor doon sa may pera. But on the last day, hindi po ganun. God raised the judge, Jesus Christ, from the dead as a proof to everyone that there will be a just judgment. Niligtas ng Panginoon Diyos na buhay si Kristo para patunayan na ang paghukom at paghahatol sa darating na panahon ay will be done justly, makatarungan. The resurrection of Jesus, that there is life after death. Ano pa po ang katunayan? Pinatutunayan na mayroong tinatawag na life after death? Dahil binuhay si Kristo ng Panginoon, at ayon sa John chapter 5 verse 28 and 29, when Christ will come, all the dead in the graves will be raised. They that have done good to the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of judgment. John chapter 28 verse 29. So, ang pagkabuhay po ng Panginoong Jesucristo ay nagpapatuloy na siya anak ng Diyos. Hindi lang yan, kundi nagpapatunay din po mga kaibigan na siya ay totoong judge at hukman niya ang buong sanlibutan ng tama, ayos, at makatarungang pagliligtas, makatarungang paghahatol sa sangkatauhan. Romans chapter 1 verse 14. Panglima po na parte ng ating leksyon, the results of Paul's preaching in Athens. Ano po ang naging resulta ng pangangaral ni Apostol Pablo doon sa Athens? Yan po ang mababasa natin sa verses 33, 32,
33 and 34. Sabi dito, upon hearing the resurrection from the dead, some mocked and others said, we will hear you again on the subject. So nang marinig nila ang pangangaral ni Apostol Pablo tungkol sa pagkabuhay na muli, parang hindi sila maniwala. In other words, they mock. Ah, hindi totoo yan, sabi nila. At mayroong sabi, pakikinggan ka namin muli dito. In other words, first time nila narinig na mayroong pagkabuhay na muli. So, hindi nila matanggap kaagad. So, sabi nila kay Pablo, pakikinggan ka namin muli dito. In other words, give us more time. The Athenians and foreigners could not accept that there is life after death. Hindi ba sinabi ko kanina mga Epicureans, hindi sila naniniwala sa immortality of the soul and they do not believe in the afterlife. So, hindi nila natanggap agad yung sinabi ni Pablo. While others poor of hearing more about Jesus who rose from the dead. So, sabi nila ba, pakikinggan ka namin muli yung tungkol sa sinasabi mong pagkabuhay na muli. So, balit, titingnan natin yung ibang parte ng resulta ng pangangaral ni Apostol Pablo. Mayroon pong resulta, mayroong naniwala. Sabi natin, hindi naman masyado marami siguro. According to the book of Romans chapter 1, verse 16, the gospel is still the power of God unto salvation. Ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos tungkol sa kaligtasan sa mga Hudyo muna at sa mga Griego. Hindi po nababali yan. Always the gospel, ebanghelyo. The death, the burial, and the resurrection of Christ. And some of the people became followers of Paul and believed. So sabi dito, ang ilan sa mga tao na kinig sa kanya doon sa Areopagus ay naniwala at sumunod kay Pablo. Hindi po sinabi yung mga pangalan, pero may naniwala. Pero isa sa mga famous na miyembro ng Areopagus, ng tinatawag nating council, town council, isa sa mga official doon, ang pangalan niyo po ay si Dionysius. Siya po ay miyembro ng tinatawag nating Areopagus. Isa pong town council doon po sila nagmi-meeting. So may kapangyarihan itong taong itong si Dionysius. At siya po ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Apostol Pablo. At isa pa pong babae, pangalan niya si Damaris. Hindi sinabi kung anong profession itong si Damaris. Maring isa sa mga prominent women doon sa Athens. But a woman named Damaris and a number of others. So hindi po sinabi na tiyak ni Lucas kung ilan talaga ang naniwala. Pero ang famous na naniwala sa kanya doon ay si Dionysius na miyembro doon sa Areopagus. At ang babae ng pangalan niya ay si Damaris. So sa ating pong pagtatapos mga kaibigan at mga kapatid sa ating pinag-aralan, Paul confronts idolatry in Athens. Ano po ang naging mensahe ni Apostol Pablo sa mga taga-Athenas na mahilig sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga tinatawag nilang santo, sa mga imahin? At yan po ay hindi lamang nangyayari noong kapanahonan ni Apostol Pablo. Pati sa ngayong kapanahonan, mayroon pa rin ganyang pangyayari sa buong mundo. Lalo na dito sa ating bansang Pilipinas at sa ibang lugar na naroon ang isang napakalaking religious group. So sa ating pong pagtatapos mga kaibigan at mga kapatid, ito pong mensahe natin. Idolatry is common in many countries today, even among so-called professing Christians. Mayroon pa rin idolatria, mayroong pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga santo, mga banal na sinasabi nila sa maraming bansa sa buong mundo. At kahit ang mga taong tinatawag nilang Kristiyano sila, pati sila ay sumasamba rin sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto. Yan po ay nangyari noon, panahon ni Apostol Pablo, pati sa ating kapanahonan. Now, according to the Bible, in the book of Revelation, chapter 21, verse 8, Apokalipsis 21:8, pahayag 21, so sabi doon sa English, idolaters are doomed to the lake of fire and brimstone unless they would repent. So ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyos, sa napakalinaw po ng Biblia, Revelation chapter 21 verse 8, they are doomed to destruction. Sila po ay nakahanda para dalhin doon sa pook na tinatawag nating dagat-dagatang apoy unless na sila ay magbago, magsisi, at bumalik at sumamba sa tunay na Diyos na nasa kalangitan na siyang ipinangaral ni Apostol Pablo.
Tayo pong mga Kristiyano na sumusunod kay Kristo at timahan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idolatria na yan. It is our duty to tell this people that God is a spirit and those that worship Him must should worship Him in spirit and in truth. John chapter 4 verse 24. So tayo pong mga naliwanagan na nakakita ng tunay na Diyos at hindi sinasabing the unknown God o Diyos na hindi kilala. Ano po ang obligasyon natin, mga kapatid at mga kaibigan? Obligasyon po natin ay pangaral ng katotohanan na yan na ang Diyos ay isang espiritu, hindi nakikita. At ang gustong sumamba sa Diyos na yan ay dapat sambahin siya sa espiritu, espiritu walang nakikita. Espiritu galing sa puso at di lang pakunwari. At katotohanan, yun po yung salita ng Diyos, yun po ang Biblia, yun po ang Bagong Testamento. And of course, if you are not yet a Christian, we'd like to invite you. Kayo pong hindi pa naging Kristiyano ayon sa Bagong Testamento, kayo po ay aming inimbitahin. Maniwala kay Kristo, magpabautismo. Because Christ said in Mark 16:16, he who believes and is baptized shall be saved. Sinabi pa rin Apostol Pedro sa Acts 2:38, repent and be baptized for the forgiveness of your sins and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2:38. Kung kayo po ay kumbinsido na ngayon din, kayo po ay aming inimbitahan, now is the acceptable time. Today is the day of salvation, sabi ni Apostol Pablo, ikalawang Korinto 6:2. And finally, Jesus Christ is inviting everyone. Inimbitahan po ng Panginoon lahat ng tao. Sabi niya sa Matthew 11:28-30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Matthew 11:28-30. Yan po ang ating mensahe sa umagang ito, dito po sa ating radio broadcast and of course sa ating pong YouTube channel. Kung mayroon pa ay mga katanungan, may request, kayo po ay aming inanyayan. Just make some comments sa ating YouTube channel and of course sa aking radio program. You can contact me through my number 059-493-29 and 0917-700-3134. Manalangin po tayo mga kapatid. Ama po namin banal na makapangyarihan na nasa langit, salamat po sa mensahe, salamat po sa radio station na ito, salamat sa aming mga sponsors, co-sponsors and partners sa pangaral ng Ebanghelyo dito sa radio and of course dito sa YouTube, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Pagpalain niyo po ang lahat na tumutulong at pati na rin ang ating mensahe, nawa po ay tumimo sa mga puso at mga pag-isip ng ating mga radio listeners and YouTube viewers na ang kaligtasan ay na kay Kristo. Nag-iibig niya ang tao'y lumapit sa kanya, sambahin siya, paniwalaan siya, tanggapin siya. At kung kayo po ay nakanda, kami po ay tumulong sa inyo sa pamamagitan ng pagbautismo, pagtanggap ng katotohanan at pagkapatawaran ng inyong mga kasalanan, pagtanggap ng banal na Espiritu. Pagpalain niyo po ang lahat na nakinig, na nanonood, pati na rin ang aming mga sponsors, partners all over the Philippines and all over the world. Ito po ang aming dalangin sa mahal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon, tagapagligtas at magiging hukom sa darating na araw. All of this we ask in the name of thy Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. 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 Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God, our reign is victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord of our salvation.
Host on high His power proclaim. Heaven and earth and the creation, Lord, and magnify His name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.